welcome back to my channel. Ayan. Ang ating video for today is about hair coloring. Ayan. Kung paano ko daw na-achieve itong aking hair na look. So, ayan. Konting ano tayo. Oo nga pala guys, ako ay hindi na nakaayos. Wala akong makeup base or anything na nilagay. Kaya, kitang-kita nyo na naman ang aking mga, tawag dito, pimple marks. Ayan. Nakita na naman sa screen sila. Ako ay nakapolvo lang at nakalip balm dahil super dry na naman ang aking lips. Dahil sobrang init na naman ngayong araw dito sa amin. Yan. So, hindi ko gugustuhin talaga mag-makeup pag sobrang init. Itong hair ko is na-bleach na 2 times. Kung na siya na-bleach noong September, same day din nung nag-bleach ako. Unang application, medyo brown. Parang ganito lang siya, na brown. Tapos, pangalawang application, bleach ko na ito, yung parang ganito. Medyo fade na kasi yung kulay na kanina ko. Tapos, ayan, yung original color ng hair ko na ginamit ko noong September was color pink. Actually, yung gusto ko ma-reach, yung medyo pastel ang color. Kaso, hindi ko na-reach yung level ng bleach na required para makuha mo yung color na gusto mo na yun. And, in-apply ko na lang din. Naging candy pink yung kinalabasan niya. Pero okay lang naman kasi nagustuhan ko pa rin yung color niya. So, ayan. Ngayon, naubukan naman akong makulayan siya. Kasi nung nakaraan pa talaga to, dapat nung March pa to, ako magko-color ng birthday ko. Kaso, yung pera ko na nakalaan para sa coloring, nagamit ko muna para sa client sana. Binili ko ng mga contact lenses kasi marami sana magpapaayos na gusto mag-contact lens at wala akong stocks noon. Kaya ginamit ko muna siya. Kasi yun, inabutan naman ang pandemic. Ayun. At saka sarado din yung mga shopping stores natin, cosmetics and beauty stores natin dito. So, ayan, papakita ko ngayon yung naging steps by steps wow, nung ginawa kong application para sa color na ito. So, ayan, without further ado, let's start! Bremod hair color yung ginamit ko, dust and 12% oxidizing lotion. Mix it well together para mas maganda yung maging outcome ng color. Then, section by section nyo lang yung hair. Konti lang guys yung kunin yung hair para ma-distribute nyo ng ayos yung hair color. Ayan. Applyan nyo lang ng pangkulay yung ibabaw, pati yung ilalim syempre, para maging pantay yung kulay niya. I started from the roots guys kasi yan yung gusto kong mafocusan ng color dahil siya yung gusto kong maglighten. Dahil yung lower part is na-bleach na and yung upper is yung virgin hair ulit na tumubo na panibago. So gusto ko kasi mapahinga guys yung aking hair from bleaching kaya dust na muna ang ginamit ko para maglighten yung hair ko. So ayan, 1:1 yung ginamit kong color and oxidizing lotion is 12% dahil light color yung gagamitin natin. If gusto nyo maging mas visible yung color niya, mas light talaga yung maibigay niya, gumamit kayo guys ng mas mataas na oxidizing lotion. So ayan guys, minamassage ko maigi yung product sa hair ko para ma-distribute ng ayos per strand yung hair color. Ayan. So as you can see guys, bawat section by section na kinukuha ko, ganun yung ginagawa ko. And just a reminder guys, huwag nyo akong gagayahin na walang gloves ha. Kasi wala talaga akong nabiling gloves nung time na yan, na nag-color ako. Kaya tiis ganda tayo. Tapos wala rin ako makitang plastic niyan guys, kaya talagang kamay-kamay tayo niyan.
Yan, balot na natin siya sa plastic para mas uminit, para kang nagpa-cellophane. Yan, wala tayong gadget pang cellophane, wala tayo pang mga haling ano. Kaya, plastic-plastic na lang muna. Okay. Magbabanlaw na tayo! From black, green brown siya. So, ito na siya guys. At my first application ng dust color. Yeah. Nag-brown siya from ganitong kulay. From black, naging brownish. Ito ay tunay na buhok ko din. Ito yung hindi ko pa nakukulayan. So, binabad ko siya for 45 minutes para mag-lighten yung kulay niya. Ayan guys, tinuturo ko lang sa kanya kung paano yung gagawin niya sa pag-color ng hair ko para alam niya yung dapat at hindi. Ayan guys, may plastic na yung kamay namin ha, kasi hindi ko talaga kinaya nung nakaraan na nag-color ako. Pag tumatagal yung pangkulay sa kamay mo, medyo mahapdi na siya guys. Pasintabi sa mga kumakain dyan sa aking kalkiling mabuhok, kung di nang pansinin dahil ako hindi pa talaga nagbubunong. Same process guys ng pagkukulay ko. Ang pinagkaiba lang dito, nag-start siya sa baba, pinakadulo, pataas. Kasi ang gusto kong kosa ng kulay naman dito is yung pinakalaylayan ng buhok ko. Dahil yun yung mas madali guys matanggalan ng kulay pag naglalagay tayo ng hair color. Mas madaling mag-fade. As usual pa rin guys, don't forget to massage the color sa hair nyo para mas lalong ma-distribute sa hair strands nyo yung pangkulay na ginagamit nyo. Tapos if maraming tira guys, lagay nyo na lahat sa buhok nyo, lalo na sa roots, dun yung pinakalagyan nyo ng color. Ayan guys, nakabalot siya sa foil para hindi pa kalat-kalat yung hair kung saan pupunta. Tapos, para mas uminit agad yung pangkulay at mas kumapit sa hair ko. Kaya, foil ang ginamit namin guys. Kasi pag plastic, dumudula siya, nalalaglag. Hindi katulad ng foil, pag pinin mo sa buhok mo, hindi siya nalalaglag. Same process ulit guys, gaya lang din ng pagkulay ng kapatid ko sa akin dun sa naunang color. Nagkaroon lang ng sandaling emergency sa baba kaya yung kapatid ko ay tinawag muna and ako na ang nagtuloy ng pagkukulay ng buhok ko. So, ito na siya guys, pagkabanlaw. Hindi masyadong visible yung violet sa indoor lighting. Pero yung very red blood, kitang-kita. So, ayan guys. Ito ay after 1 week na, nag-fade na yung color na violet. Dual purpose siya. Kaya violet, tapos very red blood. Violet, kasi alam ko, nabasa ko sa group namin, sa beauty group namin, na pag may mga humihingi ng advice, tapos may nag-color na ng mga ganito, ganyan, sinasabi nila yung mga, tawag dito, yung pinakalabasan ng kulay nila, ayan. Sabi nga, pag nag-color ka ng violet, nagtuturn siya into gray, kaya nagustuhan ko yung color violet. Kasi, dual purpose nga, from violet, na kulay ng buhok ko, naging gray na siya ngayon. Ayan. Nung nakikita nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa
change natin yung color. Kasi ako hindi ko makita. Hindi ko siya makita dito sa camera ko. Wait. Ayan. Medyo violet. May pagka-violet pa rin naman siya. Pero more on gray na siya. Nagiging gray na yung color ng hair. Ayan. Yung sa ibabaw, ano siya, violet na medyo grayish din. Pero darker siya. Kasi nga, hindi ko to bleach. And dust lang yung ginamit pang color. So, ayan guys, kung takot kayo mag-bleach, pwede nyong gamitin yung dust for, ano, parang bleaching na rin yung ginawa nyo. Kaya yung nangyari dito sa tuktok ko, diba, nakita nyo doon sa unang application na nag-turn siya into brown in just one application ng dust color. Ayan. So, kung takot kayo mag-bleach, tiyagaan nyo na lang siya na every 5 days, 5 to 7 days siguro, bago kayo mag-reapply ng another dust para mag-light ng mag-light yung color ng buhok nyo. Kung takot kayo mag-bleach, guys, ha? At kung ayaw nyo talaga mag-dry yung buhok nyo. Pero, kasi, syempre, sa kakukulay, sa kakukulay din, mag-dry talaga yung buhok nyo, guys. Hindi natin maiwasan yun. Alagaan nyo na lang siya ng treatment. Ako, ang ginagamit ko lang is yung sa cream self keratin. Hindi naman ako daily na, ano. At saka, iwasan nyo pala, guys, na maligo araw-araw kapag ka nag-color kayo ng hair. Kasi, kagaya na ito sa akin, di ba ito, yung nakita nyo kanina is medyo reddish pink siya. Pinkish red na kulay dahil yung very red blend, ganun yung outcome talaga sa buhok, medyo pinkish red pag na-apply na. Ngayon faded na siya kasi sa sobrang init, guys, hindi ko matiis na hindi talaga maligo. Kaya lang, hindi naman ako araw-araw na nagsha-shampoo, conditioner twice a week, 2 to 3 times a week pagka ano. Tapos ang shampoo ganun din, same lang din. Basta wag niyo siya araw-araw i-shampoo kasi sayang yung color niyo. Good for 1 week lang siya kapag good for 1 to 2 weeks lang siya kapag ganun ang ginawa niyo araw-araw maligo. So, ayan guys, ito yung final color niya after 7 days. And so, itong wig natin actually dapat DIY lang, kaya lang namalay na ako. Hindi ko na kinaya kaya dun sa final colors ko na nilagay. Nagpatulong na ako sa kapatid ko kasi as in doon sa unang application ko nga lang, kasi sobrang kapal guys ng buhok ko, kung makikita nyo, makapal. As in, makapal talaga siya. Kapal niya, no? Makapal siya. Tapos medyo mahaba, syempre. Kaya nakakangalay, magkulay kung mag-isa ka lang. So, kung mahabang buhok nyo, magpatulong na lang kayo guys para ma-apply nyo ng ayos. May-apply nyo ng ayos yung hair color. Pero kung kaya nyo naman ng mag-isa, go na, bahala na kayo. So, ayan. Yan. Kung nagustuhan nyo guys, hit that like button. Then, subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And hit the notification bell below para maging updated kayo sa mga susunod kong videos. And, ayan. Thank you, guys. See you on my next videos.